So, nakaligo na ako. Maaga nga pala akong aalis ngayon kasi pupunta ako kanila, Aryan. Di ba hindi ko pa nakuha yung letter niya? So, ngayon, kukunin ko yung letter. Tapos, ewan ko baka magkita rin kami ni Bitoy mamaya. Hindi ko pa sure. Or baka magkita kami ni... Or ewan ko, basta hindi ko pa sure kung anong plano for this day. And, yan, i-vlog ko na lang as usual kung ano yung magiging lakad. Basta, ayun. Yun. Laters! Mag-ano muna ako. Mag-bibis muna ako. Tapos, mag-ayos ng gamit. Tapos, mag-alagay ng konting makeup. Kasi tingnan nyo naman ang aking banda eyes. Tsaka walang kilay. Ayun. Laters! Ayan, hey guys. Tapos na ako mag-ayos ng sarili ko at ng mga gamit ko. Alis na tayo kasi kailangan ko nung late na. Tanghali na. Mainit na. Tara! Nakauwi na pala kami. Hindi ko alam kung nag-vlog na ba ako kanina na nakauwi. Basta ayun, anyways, ayun, nakauwi na nga kami. Hindi ako masyado nakapag-vlog kanina kasi in-enjoy ko lang yung time na kasama yung brother ko na nag-ikot-ikot kami. So, after nga, pumunta ka nila, Aryan, dumiretso ako ng Mall of Asia kasi nakita kami doon ng kapatid ko. May tiningnan kasi kami sa Converse kasi ganito, kahapon. Tama ba? Kahapon yata or ng isang araw. De, kahapon. Sorry naman, disoriented. So, kahapon, di ba umalis kami, tapos bumili kami ng shoes niya. Eh, medyo, ano, parang, bumili kami ng shoes niya, di ba, sa may Alabang Town Center. Tapos, kanina lang niya na-check ng maayos. So, parang nagulat siya kasi iba yung itsura sa ina-expect niya. Ang binili niya kasing shoes, yung sa Converse na Jack Purcell, hindi ko alam kung anong, basta yung Jack Purcell. Tapos, yung may parang smile, yung tinatawag nila. Anyway, so, pinili niya kasi is yung all white. Tapos, kanina lang niya na-check na, ang tawag dito, na parang iba na itsura. Kasi, dapat kasi sa loob nun, parang may nakasulat pa na Jack Purcell. Tapos, dun sa may parang tongue na tinatawag, dapat may naka-embroider rin ata doon or naka-print doon na Jack Purcell. Pero nung natingnan niya kanina, wala. Tapos sa loob, ang print lang, nakalagay Converse. So, chinek namin kanina, chinek namin yung ibang store. So, I mean, pinag-usapan namin, i-check namin yung ibang store kung same lang din ba. Plus, ito pa pala, yung sa ilalim, di ba, meron siyang yung sa may suwelas na part. May red kasing, basta yung parang yung, ano doon, yung pagkakakulay ng red na part, hindi maayos. So, parang ang lousy, diba? Kasi, iisipin mo na gawa to ng Converse, so, pulido dapat yung gawa. Kahit yung mga pagkulay-kulay lang, parang walang lagpas, ganun. Tapos, yung ilalim nung kanya, may lagpas-lagpas. Parang, diba, kanyari, box. May lagpas. So, parang nisip namin, shit, baka mamaya, hindi totoo to. So, tinry namin, tingnan sa ibang store. Yung nasa sa Samoa, ganun din. Tapos, tinanong namin kanina, kuya, ganito ba talaga? Ganyan. Sabi niya, ma'am, oo, lahat po nang dumating, ganyan naman. Or, parang, basta ganun naman daw talaga. Tapos, sabi ko, bakit? Tapos, tinanong namin kung bakit wala na yung print. Sabi niya, sabi ng senior na parang salesman doon, ganyan na po talaga yung mga bagong dumating. Wala na yung parang embroider. Tapos, wala na rin siyang print sa loob ng Jack Purcell, gano'n. Tapos, sinabi pa nila na yung nasa US daw na mga na Converse ay parang hawak na ng Nike ba? Ano ba tamang pronunciation? Hindi ko alam. Basta, anyway. So, ayun. Tapos, pero yung outside US, hindi daw hawak ng Nike. So, or Nike, whatever. Yun. So, tapos yung itong sa kanya, parang gawang Indonesia. Gawa sa Indonesia. Or, yun, alam ko sabi ni Kuya, gawa na Indonesia yun. So, parang, so, anong ibig sabihin? Hindi, parang magkaiba yung product ng, yung product quality na made in US and made from Asia. Parang, ganun ba ang ibig sabihin nun? Anyways, ayun. Pero, all in all, sabi naman nila, original pa rin naman daw yun. So, sana yung quality niya
yung quality niya, yung pagiging sturdy niya, yung pagiging efficient niya na sapatos, sana okay pa din. Kasi, diba, Converse naman, matibay naman yun na sapatos. I mean, that it will last you years, a few years, a few good years, right? Kahit ang baragan na yan, pwede naman yan, diba? Parang for everyday use, pwede siya. Ayun, so, ayun. And by the way, guys, I bought my own shoes. Sorry. Excuse my face at napaka nakasando na lang kasi ako. Anyways, so yung ang binili ko naman is yung Converse na Wonder Woman. I will show you. So, gawa na lang kaya ako ng unboxing nito. No, separate video. Oo nga, tama. Para magkaroon naman ako ng ibang laman sa ano, sa vlog ko, ay sa channel ko, hindi na lang puro vlog. Nabobore na ata yung mga nakakanood sa akin. Anyways, basta ito yun, oh. Yun, yung box. Excuse the messy bed. Kasi kakarating lang. I mean, ano nga, nakahambalan pa lahat ng gamit. Ayun, so, yun. Laters! I mean, oo, laters kasi magtatanggal na ako ng makeup. Eh, at saka, ayun, gilamos na ako. Ma-oily na ang skin ni ate, yo. Laters! Oh, by the way, there is something new pala sa YouTube. Tignan mo. May trending part na siya. Diba dati home lang, tapos subscription na. Meron na siyang home, plus trending, and subscription! Discover what's new on YouTube. Nakstaray! Hey guys, ayan. So, ito na yung bare face makeup. Bare face ko. Anyway, so, wala lang just to inform or just to share with you guys. Kanina, so, nagpa-Facebook ako and I got invited sa Saturday, yung Christmas party ng mga YouTubers dito sa Philippines. Ayun, in-invite ako ni Sis Mayan. So, nakakatawa, diba? Tapos, baka kasabay ko si Marge sa Saturday. Hopefully, everything goes well. Sana sabay kami para may kasabay na rin ako on Saturday, diba? Para hindi na ako medyo mahiya. Babasta yung hiya ako pagdating sa Mega Mall. So, yun nga, yung venue is sa Mega Mall. Tapos, 12 to 4 yata, which is okay na rin kasi para hindi kami late makauwi ni Marge kung sakali, kasi syempre, you know naman guys, diba, Christmas season, so more traffic yaan, diba, so kailangan din namin makauwi ng maaga. Hindi ko lang pa sure kung paano kami papunta doon, kung malamang siguro commute kasi wala naman taxi dito or madalang ang taxi dito sa Cavite ng diretso ng Mega Mall at napakamahal noon. Maliban na lang kung may discount. Pwede din naman na may bus naman kasi dito na dumadaan from Dasma pa nga ata yun. Yun, from Dasma. Pero hindi pa naman kami, sabi niya kasi sa SM daw kami magkita, pero we'll see. Sana from here, mas may masakyan kami, no, na maluwag, tas diretsa na ng Mega Mall para okay. Diba? Ayun. Sana nga maaya ako yung kapatid ko para may taga-picture. Anyways, ayun nga. So, matutulog na ako kasi marami din akong gagawin bukas. Sana ma-achieve at ma-accomplish ko lahat ang dapat ma-accomplish by tomorrow. Tapos maglalaba rin ako, guys. Kanina nga, hindi kinaya kasi, di ba, maaga ako umalis. So, kay Ricky ako nagpalaba. Pinalaban ko yung mga pants ko. Pants lang naman so far. So, bukas ako na yung maglalaba ng pambahay ko at saka ng mga top. At isa-share ko ulit sa inyo yung tanim ko, yun. Yung tanim ko, guys, grabe, may nag-sprout na doon. Nakaka-excite pala, no? Nag-gardening Eclaburn kasi ako. I tried gardening. Yung mga simple lang naman. Bumili ako ng lupa sa may parang, ano ba tawag doon? Sa mga parang yung bilihan ng halaman. So,
100 pesos yung isang sako. Pero hindi siya yung, hindi ko alam kung ilang kilo yun eh. Basta yung ganun kalaking sako, 100 pesos siya. Tapos, nag-recycle din ako ng mga 1.5 or yung mga na soft drinks na plastic bottles. Kasi nakakita ako noon sa Pinterest, so ginaya ko lang. Hindi ko na na-share kung paano gumawa. Ay, actually, hindi ako yung gumawa. Si Ricky nga pala. Ang nagawa ko is yung improvised na parang, ano ba ang tawag doon, shovel or pala na pang garden, yung maliit lang. I made it from, or din nag-DIY ako from a smaller mineral bottle. Tapos, tapos, ano pa ba, ayun, so, ayun, tapos yun, nag-start ako magtanim noong nakabili ako ng lupa. Taray, nakabili ng lupa. Yun. Tapos, actually, una kong mabili ang mga seeds. Nabili ko na yung mga seeds medyo matagal na, siguro mag 1 month na before ko siya talaga naitanim. Pero matagal pa naman yung mga expiration nila. So, parang next year pa ata. Ayun, tapos, ano pa ba? Ayun, so, nag-sprout na siya. Yung una kong tinanim is yung peppermint. Wala akong masyadong tagal. Wala pa siya masyado agad-agad. Tapos the following night, tinanim ko yung lettuce. Nakalimutan ko kung anong klaseng lettuce, pero alam ko lettuce yun. Tapos, tumubo na siya after a day or two ata. Samantal, basta nauna pang nagkaroon ng mga sprout yung lettuce kaysa doon sa peppermint. Magkaiba rin sila ng brand. So, bukas, isa-share ko yun sa inyo. Sana huwag ko makalimutan. Diba? Para din sa mga interested mag-try din, mag-gardening. Ayun. I'm really getting my hands dirty this time. Literally dirty dahil sa soil. Pero masaya mag-gardening kasi natuwa ako. Parang wala lang. Natuwa lang ako. And iba yung feeling kapag nakita mo na sila na nag-sprout. So, ayun, parang, what? Tumubo na sila. Tapos, ang liliit din. Yung mga unang sprout, ang liliit, parang, oh, my babies. Anyways, ayun, so, tinry ko muna mga veggies, tsaka mga dahon-dahon. Tapos, kung pala rin, at kung maging okay, bibili ko ng palanggana, guys, kasi, mahal yung pasong, hindi ko pa sure, pero kasi parang mas feeling ko mas convenient sa akin ang magpalanggana. Yung malaking palanggana, naghahanap pa lang naman ako pag wala, hindi ko alam kung paano malaking paso. Kasi parang hindi feasible yung malalaking paso eh, kasi garahe yun, so parang masisikipan. At hindi ko siya pwede ilapag doon sa pinakasahig ng garahe namin. Kasi syempre, di ba, nagpa-park yung sasakyan, lumalabas, pumapasok yung sasakyan, baka mamaya matabig. So, ipapatong ko kasi siya doon sa grotto namin. Kasi medyo nakaangat, may area na nakaangat. So, doon ko siya ipapatong. Tapos, kung palanggana, mas madali siyang galaw-galawin kasi sa pasok, which is mas mabigat, di ba? Ayun. So, ayun. Kaik-sakit. Sige, guys. So, ito na, end na vlog ko, and I hope you guys had fun watching. Thank you for watching, and see you again tomorrow. Bye, good night.